ayun na nga guys, no, dumating na yung pinakakatakutan natin mga small YouTubers na magkakaltas si US ng 24% to 30% sa ating sahod kay YouTube. Dahil nga po, nag-update po ito buong mundo. So ngayon, we need to fix lang itong kanilang manage tax info. That's why kailangan natin mag-add tax para hindi na tayo makaltas ng 24% to 30% sa ating sahod. So first that you need to do is click nyo lang itong add tax info. Ayan, and then sagutan lang ninyo yung mga information dyan. So mag-sign up lang tayo using our YouTube account. Okay. Then, ayan, mapuproceed kayo dito sa ating United States Tax Info. So, first, what type of your account is blank blank. So, kailangan nyo lang pindutin itong individual because we are individual. Then, next, are you a citizen of residence of the United States? Malamang, no. And then, next lang natin, select W-8 tax from type. So, ayan, magsiselect lang kayo dyan, no? So, ako, siselect ko dito is W-8 Ben, kasi ito naman yung pang-individual nila. So, anyway, guys, no, kailangan natin tong bigyan pansin dahil kapag hindi nyo po binigyan pansin ito, malaking ikakaltas po nito sa ating YouTube sweldo. So, if I were you, pilapan nyo na lang po yung form na yan. And madali lang naman po. So, next, start na. Then, ayan, pipilapan nyo lang po yung lalabas. Ayan, yung mga information na lalabas dyan, kailangan nyo lang ilagay. Okay? Then, dito, ayan, yung country. Madali lang naman siya, guys, no? Philippines. Ayan. Then, foreign teen, US or SSN teen. So, dito, ilalagay nyo is. So, ayan no, yung mga pipilapan natin kay W-8 Ben Tax Form. So, ilalagay nyo lang dyan yung information nyo and ayan, dito sa tax treaty, ayan, click yes, kasi if no yung i-click nyo, US tax law may impose a 30% withholding tax on payments that are considered US source income. So, ibig sabihin nun is makakaltas ka ng directly 30%. So, ayan yung kagandahan kapag hindi nyo, or yun yung nakakasama kapag hindi nyo pinilafan yung form na yan, kasi directly magkakaltas ng 30% sa inyong YouTube sweldo. So, dito sa country, Philippines, if kayo ay taga Philippines. So, ayan. Anyway, guys, no, desktop site nyo yung inyong mga cellphone. If sa cellphone man kayo mag appear ng inyong ano information. Then after that, i-click nyo lang itong I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So, next nyo lang. Then after that, ayan guys, napipilapan nyo ulit yan. So, dito sa full legal name. So, ayan dito, no, sa services AdSense. So, article. Ayan. Ayan, withholding 0. So, ibig sabihin kapag sinus yung 0%, walang madideduct sa rate nyo. And, ayan, check nyo lang yan mga sis.
Ayan, check lang yung lahat. And then dito sa withholding, kailangan natin dito ng 15%. Ayan. Ayan, check nyo lang lahat yan. Ayan. Then, next. Then, ayan no, magbasa lang kayo dyan. If may hindi ako maintindihan, mag-comment lang kayo below. Alam nyo naman, hindi tayo lahat perfecto. Okay? Then, next. And, ayan. Nakalimutan kong i-choose to. Then, next. Ayan. So, anyway, kapag nag-fill up kayo ng form, kailangan magbasa rin kayo. Para if ever na mali yung nagtuturo sa inyo, or yung masasabing guide nyo, at least masasagot nyo ng tama if ever na mali man yung guide nyo. So, ayan, dito sa number 4, document preview. This is how your document will be generated. Review the 4 PDF and confirm your information. So, ayan, i-review nyo lang yan. And I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of knowledge and believe that they are true, correct, and complete. Then, next, ayan, ilagay nyo lang dyan yung full legal name nyo. Ayan, which is your name of your YouTube channel. So, ayan dito, are you the person listed in the signature section? Yes, I am the person listed in the signature section and I'm completing this form on my own behalf. So, next. And then dito, has an individual of entity identified the tax identity section perform any activities and services for Google within US? No, kasi hindi naman tayo taga US. And check the I certify that the services provided the Google or its and magbasa lang po kayo nun. And then dito, are you providing tax info for a new existing payments profile that hasn't received payments or an existing payments profile that has previously received payments? So if you are receiving your payments na kay YouTube or nakapag-receive na kayo ng payments, just click dito. I am providing tax info for an existing payment. So, if you are not receiving any payments of Google or YouTube, click nyo lang po itong unahan. I am providing tax info. So, dahil po tayo ay small YouTubers and nagsisimula pa lang po tayo sa pag-YouTube, ay hindi ko pa po nakuha ang aking soldo dahil gusto ko muna itong ipunin. So, submit nyo lang yan. And then, proceed kayo dito sa next, which is, so ayun na nga no, manage tax info, approve na po tayo, and wala po tayong hinintay na oras, and sandaling oras lang po ng pag-fill up natin ng mga form is, na-approve na nga po tayo. Malaking tulong to guys, dahil, like, for example dito guys, no, na-claim natin yung 15%, which is hindi na tayo makakaltas ng napakalaking percentage sa ating YouTube salary. So, ganun lamang po kasimple at kaangas itong pag-fill up. Ayun lang po, I hope may natutunan kayo sa ating simpleng tutorial kung papaano natin fill upan yung mga form para hindi po tayo makaltas ng 30% sa ating YouTube salary. Thank you guys for watching. I hope you enjoy. Please click the subscribe button and also the bell icon para lagi kang ma-update sa mga bago nating videos. Thank you guys for watching. See you on my next one. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.